pakinggan natin muli ang ikatlong mensahe mula sa panalangin papuri ni Ginang Koni at sa interpretasyon Ginang Flor. Magandang gabi sa inyong lahat, aking mga anak. Ako ito, ang inyong Inang Birheng Maria. Nagsiyang magwiwita sa inyong lahat, aking mga anak. Ako ay tunay na nalulugod sa inyo, aking mga anak, sapagkat narinito na naman kayo sa bahay na langinan ng Amang, na kung saan ay ating pag-iisa ang ating pag-iibig at pagkakaisa nating lahat dito sa banal na tahanan ng Amang. Ang Ama ay tunay na nalulugod sapagkat ang kanyang tupa na nawalay sa kanyang ulili ay narito na naman muli sa kanyang kawal. Huwag kang mag-alala, aking anak, sapagkat sa iyong pagbabalik dito sa aking tahanan ay dito mo mararamdaman ang kaligayahan, kaligtasan, at muling kasaganahan sa iyong mga buhay, sampo ng iyong mga angkan. Kaya kayo, aking mga anak, ay huwag kayong titigil sa inyong pagpunta rito sa bahay dalangan ng Ama, sapagkat dito kayo ay binigyan ng Ama ng tungkulin bilang tagapanalangin ng Ama. Kaya kayo ay pakanasain ninyo, aking mga anak, na inyong sundin at tukdin ang kautusan at kalooban ng Ama. Aking mga anak, tunay na kayo ay mayroong gampanin sa bawat sambayan. Iakyat ninyo ang aking banal na Santo Rosario upang ang mga kapatid ninyo na nagkukulang sa kaalaman ay kayo ang siyang magpupuno nito. At kung sila man ay patuloy na pinagdirimlan ng kanilang mga kaisipan, kayo bilang tagapanalangin ng Ama ay kayo rin ang magbibigay ng ilaw at liwanag. At huwag nyo rin kalilimutan, aking mga anak, ang mga kapwa ninyong nagbuwis ng buhay sa nagdaang na trahedya. Kayo ay mayroong gampanin na dapat gampanan sa inyong komunidad na ito. At huwag nyo rin kalilimutan na ipanalangin ang mga kaluluwang galak na patuloy nagagalagalak at naghahanap ng ilaw at liwanag upang sila ay makarating sa kaharian ng Diyos. At ganun din, aking mga anak, inyo rin ipanalangin ang
kaluluwa sa purgatorio upang sila rin ay makaakyat sa kaharian ng Diyos. Tunay nga, aking mga anak, hindi ganyang kadali ang maglingkod sa Diyos sapagkat ito ay mayroong kaakibat na sakripisyo. Ibibigay ninyo ang inyong oras at panahon at iiwanan nyo rin ang inyong mga tahanan sa paglilingkod sa inyong Diyos na buhay na inyong pinaglilingkuran. Kaya kayo ay tunay na tinawag ng Ama na alagad at hinirang at anak ng Diyos. Kaya kayo ay mapalad, aking mga anak, sapagkat dumaan man ang mga trahedya, kayo ay hindi nawalan ng pananalig at pananampalataya sa Diyos na inyong sinasamba at narinig ng Ama na inyong ginamit ang itinuro sa inyo ng Ama. Kayo, bagamat kayo ay hiwa-hiwalay ng tahanan, ngunit nagkaisa ang inyong espiritu na magdasal, manalangin sa Diyos na inyong pinaglilingkuran. Tunay nga, aking mga anak, ang panalangin ay isang sandata upang ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa inyong mga buhay ay inyong mapagtagumpayan. Sapagkat kayo ay subok na na matatag sa paglilingkod sa inyong Diyos na pinaglilingkuran. At binabati ko rin kayo, aking mga anak, sapagkat napagtagumpayan ninyo ang gawain na ito, ang espesyal na gawain na ito na kinalugdan ng Ama at ng mga at ng Kanyang anak at ng Kanyang ina at ng Kanyang Espiritu Santo. Kaya aking mga anak, hinihingi ko sa inyo na bigyan niyo siya ng mataas na papuri, mataas na pagsamba, sapagkat ang inyong Diyos na buhay ay tunay na buhay at kumikilos sa bawat isa sa inyong lahat. Purihin, purihin, purihin ninyo ang Diyos na kataas-taasan sapagkat siya ang tunay na magbibigay sa inyo ng grasya at pagpapala. Sapagkat ang pagpapalang iyan ay sa Kanya magmumula. Ang inyong mga kahilingan, ang inyong mga karamdaman ay siya ang makapagbibigay sa inyo. Ang kaligtasan na inyong inaasam ay siya rin ang magbibigay sa inyo. Kaya aking mga anak, purihin, purihin, purihin ninyo siya. Purihin, 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 purihin ninyo siya, aking mga anak. Purihin, purihin, purihin. Salamat sa inyong pagpupuri sa Kanya. Sapagkat ito ay Kanyang narinig sa mga oras na ito. At siya ay tunay na nagagalak sa inyong pagbibigay ng papuri at pasasalamat at mataas na pagsamba. Salamat sa inyong lahat, aking mga anak, hanggang sa muli nating pagtitipan dito sa bahay ng dalanginan ng Ama. Salamat na muli.